Hello po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw po sa inyong lahat. Diyan po sa abroad, sa Amerika, Canada, Australia, Saudi Arabia, UAE, United Kingdom, Singapore at sa amang punsulok ng mundo ay may Pilipino. Sa ating po mga pusong Pinoy, lahing kay Manggi mula sa bayan ng mga bagong bayani, ang ating po mga OFW. Magandang bagandang buhay po sa inyo. Kamusta po kayo lahat dyan? Okay po, tuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa One Peso Serisal. Magkano nga ba ang tunay na presyo nito? Magkano nga ba ang halaga nito? Ano ba talaga ang halaga ng One Peso Serisal? Marami pong iyan po ang katanungan dyan. Marami pong nalilito dyan. Liliwanagin lang po natin, ha. Ito pong 1 peso serisal na 1972 at 1974, ang totoo po niyan, wala na po itong halaga. Hindi na po natin pwedeng ipambili. Na-demonetize na po ito. Matagal na po. Yan na po ang katotohanan dyan. Wala na po itong value. Hindi po natin pwedeng ipambili sa mga tindahan. Idiniklara po ng government. Okay po, maliwanag po tayo rin, ha. Hindi na po siya talaga pwedeng ipambili. Wala pong halaga. Ngayon po, pero pag may naghanap, dun po siya nagkakaroon ng halaga. Yan po. Kaya ibig sabihin, wala siya talagang presyo, wala siya talagang value, pero pag may naghanap, depende po sa usapan nila kung magkano ang mapagsasarahan nilang ano. Pero marami po talagang lumabas na mga presyo dito. Eh, totoo naman po, nagkaroon sila ng bilihan. Merong bilihan ng 5 pesos to 50 pesos. Yan po ang ano niya. Yung iba sa labas naman ng bansa po, nagkakaroon sila ng bilihan ng $1 hanggang maabot po ng ano, mga $5 po, medyo mataas-taas po, depende po kasi sa ano eh. Depende po sa kondisyon ng coins. Yan po, kaya po siya nagkakaroon ng halaga. Kung sa ano, ito po talaga, wala na po talagang halaga. Kayo na po ang bahala magdesisyon kung magkano nyo po gustong ipagbili. Pwede nyo rin pong ano, pwede nyo rin pong ipamigay. Wala pong problema yun kasi pag-aari nyo po yung coins na yan. Pwede nyo rin ipagbili ng mahal. Wala naman po kayong malalabag na batas ron. Kasi nga, pag-aari nyo po yan, tsaka wala pong, ano, wala po kayong malalabag na, malaya po kayo magpresyo kung magkano po ang gusto nyong ipresyo niyan. Pero wag po natin kakalimutan na ito pong 1 peso serisal 1972 at 1974, ay diniklara na po ng government na no value, wala po siyang halaga. Yung po ang parati natin pong tatandaan. Ngayon, sa presyo po, siyempre, supply and demand. Pag may naganap, may demand, magkakaroon siya ng presyo. Depende kung ano, kung hinanap niya, sabihin niya, pwede akin na lang yan. O, kung gusto niya po ipamigay, pwede rin po. Kung gusto niya rin po ibenta ng mahal, pagbili. Ang ano po dyan, usapin po dyan eh, pag may naghanap, yan, nagkakaroon ng ano, ng bilang. Pero sa abroad, ha, nabibili ito, ha, dinidisplay po nila sa mga online shop, ha, nabibili po siya. Okay po, sana po yung nakapagbigay ako ng konting information sa inyo about sa 1972 at 1974, 1 peso, yan, ang minted nito, eh, ano, ha, yung 1972, ang minted nito, nasa 121.8 million, yung 1974, 45 million, ang dami na, ha? Hindi maubos-ubos. Okay po, sana po yung nakapagbigay ako ng konting informasyon, konting entertainment. Lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now! Don't forget to subscribe!